Ata. Ito, gusto ko lang ano to ha. Daanan lang ito na maganda ko kasi nitong sinabi ni Arnel Ignacio. SMNI, totoong boses ng bayan. Pondong tinapyas para sa pagpapatayo ng mga bagong tanggapan ng OWA. Tanggapan at ng OWA ipinababalik sa Kongreso si MJ Mondihar sa detalye ng Balita Live. MJ, good morning. Mga kapartner, magandang umaga. Yan nga ang panawagan ng OWA ngayong panahon naman ng budget season sa Kongreso. Nanawagan ngayon si OWA Administrator Arnel Ignacio sa Kongreso na tulungan silang maibalik ang mahigit 200 million pesos na tinapyas sa kanilang tanggapan para sa susunod na taon. Ayon kay Ignacio, inilalaan yung pondo na iyon para sa pagpapatayo ng kanilang mga bagong tanggapan, particular na sa kanilang regional offices. Nabawasan kami ng pangtayo namin ng building. Itong isang building namin from Sambuanga, kailangang ilipat na ito sa Pagadian dahil mayroong ano yan mayroong 2020 June 25 pa yata yan nung dinirek ang National Government Agency sa Region 9 in Sambuanga na ilipat na yan sa Pagadian. So isa yan. Meron pa kaming isa yung sa ang local government ng Coronadal nag-donate yan noong 2012. So kailangan na din namin ng tayuan ng building yan. Kasi bakit kami ganun? Kasi masyado nang luma ang mga regional offices namin. Alam mo ito ha, kasi alam ko medyo may familiar po ako dyan sa OWA. Kaya kasi dahil nga ako kay Mocha. Akala kasi nung iba, mayaman ang OWA dahil sa, di ba, nagbibigay ka ng yung mga OFW, nagmerong contribution. Hindi ho nila pwedeng galawin ho yun. Hindi ho pwedeng galawin ng OWA kasi meron ho yung board. Ibig sabihin, hindi lang ho officer ng OWA ang nagde-decide. Pati mga iba't ibang representante ng OFW ay kasama ho dun sa board na yon na nagde-decide ng budget. At yun ay para itulong lang sa mga OFW. Pag sila ay nangangailangan, meron ho silang mga policy na pag itong OFW na to nagko-contribute, even if guy hindi ka na nakapag-contribute, tinutulungan ka ng OWA. Maraming natulungan si Arnel noon at saka si Mocha noon na even if hindi sila hindi sila active member ay natulungan din ng OWA. Okay? Ngayon, ang hinihingi niya na ngayon ni Arnel, itaasan yung budget para naman ma-improve yung opisina, which is true. Nakapunta po ako sa opisina ng OWA na talaga namang medyo lumang-luma na din. Hindi lang ho yung main, ha? Lalo na ho yung iba pang mga opisina ng OWA. Kaya nga ako nagtataka . Nagtataka ako na itong lahat ng politiko ginagamit ang mga OFW during the campaign. Pero pag sila nanalo na, nakakalimutan na nila ang OFW, nakakalimutan na nila ang nag-aalaga sa OFW, which is ang OWA. Kaya pag ito, this time, halimbawa, pag deliberation ng budget, tingnan mo, iilan lang ang susuporta ng mga kongresista o mga senador sa OWA, sila ho ang pinakamalaking parte na may nagagawa para sa OFW. Tapos sila pa yung pinababayaan, hindi nabibigyan ng budget masyado. Na hindi nga sila pinaglalaban kasi nung ibang mga kongresista na lintik kayo pagkatapos yung gamitin during the campaign ang mga OFW. Even the presidents, and I mean not only, I'm not saying na particular kay PBBM ha, maging presidente, vice president, maging mayor, lahat siyang ginagamit ang OFW . Pero lagi namang pagdating sa ano, wala naman. Di ba? Wala namang binibigay na budget. Kawawa naman. Yun lang ang akin, ha? Anyway, gusto ko lang i-bring up dahil napaka-importante. Alam mo naman, ang mga OFW, napakaraming ano dyan, maraming nagagalit dyan. Hindi mo lang nabigyan ng ng tulong
Kahit kasi may proseso Tandaan ninyo hindi ho pa basta-basta pwedeng mag-release ng budget ang OWA. Hindi kagad na kailangan ko ng tulong. Kailangan mo talagang ibigay yung mga pangangailangan, 'di ba nila? Or else, mga requirements nila or else sila naman ho makukuha. Okay? Kung ayaw nila makuha, hindi ho sila pwedeng basta-basta lang po mag-re-release ng pera. Alam mo naman ang mga OFW, wag ko kayo magagalit ha. Pero marami ho sa OFW ang medyo hindi mo lang mapagbigyan, galit na kaagad. Akala mo naman naapi na kaagad. Kaya lang hindi naman po pwedeng ganun-ganun lang. At mapabagbigyan mo na kaagad. Yun lang ho. Gusto ko lang i-share yung part na yan kasi alam mo naawa ko diyan kay kay Arnel kasi talagang napakasipag na tao niyan, napakagaling niyan pagdating sa communication pero lagi ho yung parang pinagbubuntunan ng galit ng mga OFW kahit naman po ang dahilan hindi naman siya pwede makapag-release basta-basta kasi nga meron din namang prosesong dapat sundin alam mo naman ng mga hindi naman sa pero meron talagang mga OFW na biglang nagwawala pag hindi napagbigyan, nagagalit talaga. Kawawa naman to si Arnel Ignacio, di ba? Okay. Ano ba yung mga comment ng ating mga kababayan? Ayan na, galit na sila. Kasi nga, wala akong sana nga magkaroon ng budget na maayos. Kasi nasisisi yung OWA. Honestly, nasisisi. If nandun ka, parang helpless. Wala namang budget. Alam mo kung kailan lang talaga nagkaroon ng budget ang OWA? Nung panahon ng pandemya. Nung panahon ng pandemya, talagang inilakad dyan. Hindi naman dahil kay Mocha, pero talagang inilaban ni Mocha yan noon sa panahon ng pandemya. Kaya nag-release ng budget ang OP, Office of the President, para matulungan ng mga OFW noon. Kasi nga, pandemya. So, at that time, remember, meron tayong bayanihan na law, di ba? Na kung saan pwede mag-release na mabilisan ng budget. Yun yung time na yun. Problema ngayon, balik na naman tayo dun sa lumang sistema na kailangan. I'm not sure if working pa yung bayanihan, ha? Na law. Ayun lang. Gusto ko lang sabihin. Saka si Pangulong Duterte, talaga malapit ang puso niya sa OFW. Okay. Maraming salamat. Thank you very much po para sa mga nakinig. Para naman sa mga ayaw makinig, maraming salamat din po. Bago